Hi, magandang gabi sa lahat. Ang pag-usapan po natin sa gabi ito ay tungkol sa sinasabi sa Pilipos 4:4 na hinggil po sa sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila. So, yung atin pong titingnan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila ay sa Pilipos 4:4 na magala kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo lagi. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo yun sa mga taga? Kasi yung naging Kristiyano ka o naging mananampalataya ka dito po na naging mananampalataya ka, mayroon akong mga pagbabago. Halimbawa, yung tao, kaibigan mo na naging Kristiyano ka, simple, kung naging Kristiyano ka, hindi nagsasalita sa luway, nagbabago ka talaga, kung hindi ka pananampalataya, may bisyo ka, may inom ka, nanigarilyo ka, nagsusugal ka, na naging Kristiyano ka na po. Wala po sa utos ni Kristo, wala po sa utos ni Kristo. Kaya pilitin mong baguhin lahat at gawin mo ano man dapat gawin. So, nakakalungkot, iiwanan ka ng mga kaibigan mo, hindi iitsipuira ka na nila. Yung ba ganun? Hindi ka nilang papanigay. Sinabi talaga ni Kristo, ni Pablo, sa taga-Pilipos, na sinasabi ka, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko magalak. Bakit? Kasi ang buhay talaga in reality maiksi. Kaya sinasabi sa Book of Job, chapter 14, verse 1, sinasabi ni Job, ang buhay maiksi lamang puno ng puno ng hirap at kalungkutan. Yung buhay ng tao, maiksi, puno ng hirap at kalungkutan. Kaya maganda, magala ka lagi sa Panginoon. Kung hindi ka magala dahil yung mga tao na magsiyak sa'yo, yung ayaw sa'yo, basahin mo salita ng Diyos, doon ka talaga matutuwa. Doon ka talaga magala. Sa salita ng Diyos, walang tao, walang pera na magbigay sa'yo ng kagalakan na yun bang long last. Kasi yung pera, maaaring mayaman ka, masaya ka, dahil nagpira ka, paano kung nawala siya? Kaya sinasabi nga ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and His righteousness because all things shall be added unto you. Talagang hanapin mo talaga yung Diyos eh. Kasi yung Diyos, nagbibigay sila. Kaya yung mga kayamanan, karamihan, idadagdag din ng Panginoon sa atin. Matuto lang tayo, tanggapin kung ano meron tayo. Sigurado na po na tayo po ay matutuwa, magagalak lagi sa ating mga buhay. Mayroon pa sinasabi ang Kawikaan, chapter 17, verse 22, ang pagkamasiyahin ay mabuti sa katawan at ang malungkotin ay unti-unting mamamatay. Kaya pa na sinasabi ni Apostol Pablo sa taga-Pilipos na dapat na ang tao ay magalak sa Panginoon at mabuhit ang tao. Ang pagkamasiyahin daw ay mabuti sa katawan. Yung malungkotin nga, ang titingnan mo, nagkaroon siya ng, yung pinansin niya ang kalungkotan niya, hindi siya tumitingin sa mga taong, kaya dapat yung tao malungkot. Samahan mo, pakitumuhan mo yan, alawin mo yan. Kaya sinasabi na yung taong pagkamasiyahin, napakaganda sa katawan. Ngunit ang malungkotin, ang unti-unti mo, magkaroon siya ng depression sa buhay niya. Hallelujah. At yun ang magbigay sa kanya. Maghahatid sa kanya sa matinding kalungkutan na ang tawag sa English ay depression. Bakit? Sapagkat nakatitig yung mata niya sa mga bagay dito sa mundo. Dapat naman kasi yung tao nakatitig sa mga pangako ng Diyos eh. Kasi ang Biblia ay promise to claim, command to win. Yan lang talaga ang Biblia. Mayroon pang sinasabi doon sa Kawikaan chapter 15 verse 13. Ang tao masiyahin ay laging nakangiti. Pag nakakita po kayong kapatid ng mga tao, palagi nakangiti, masiyahin po yun. Pero yung tao ay may hilahil ay waribang nakangiti. Wala siya eh. May hilahil siya, may kalungkutan siya eh. Palagi siya nakangiti. Pero pag inisip talaga ng tao yung salita ng Diyos, na may pangako ang Diyos,
Kung ako lang, pipiliin ko na masaya ka sa mga. Kasi ang maging malungkot, sinasabi niya, unti-unti ka mamamatay eh. Kapag may problema ka, palagi mong iniisip yun, magka-alta-presyon ka. Kung wala naman sa lahi yun, dahil palagi kang iniisip, kasi ngayon, nasakit kasi, palagi yun, sorry, nasa lahi eh. So, kapag yung nanay mo namatay sa ganun sakit, may tendensya na yung anak, ganito, ganyan yun ang tinatawag lahi-lahi. Kaya, nag-isilang po tayo, mayroon po tayo kasalanan minana. Ah, dahil doon, kaya tayo naging magkasalanan. Kaya pag sinabi ito, hindi ako magkasalanan, mayroon, mayroon po yun. Mayroon po tayong magkasalanan minana. At, ang sinabi doon, na ipag may hilahay ka, talaga na kangiwi. Pag masiyahin, talaga na kangiwi. Makikita mo yun ng taong masiyahin. Ngunit, bakit nga ba sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na magdala kayo lagi sa Panginoon, magdala kayo. Kung titingnan po natin kasi, buhay natin sa mundo, kasi sinasabi ni Job, hindi naman si Job natalo ng kanyang kalungkutan, dahil hindi po yung buhay ni Job madali. Mayaman po siya, marami po siyang anak, 8 ata yung anak niya, mayroon po siyang kayamanan, makaraming kasi yung kamilyo noon ay yung mga yung mga kamilyo, yung mga kabayo, yung mga asin noon na sa Old Testament worship. Pag mayroon kang marami noon, mayayaman ka na. Kasi simbolo po ngayon ng transportation yan. So, nawala sa kanila. Pati nga asawa niya, mga anak niya. Tapos yung asawang natira ay para rin nawala. Ay andyan. Alam niyo kung bakit. Kasi kinikrush niya ang Panginoon ay sinangyari sa buhay niya. But si Jehovah, hindi siya nagbabago. Pinili niya maging kahit sa anong nangyari sa kanya, pinit niya maging nabuhay ng normal, may takot sa Diyos, na kahit pa yung mga kaibigan niya, sina Elimas, yung tatlong kaibigan niya, nag-advise naman, pero nagalit ang Diyos, dahil medyo mayroon bias sa kanila. Pero salamat sa Panginoon, dahil nadoble po yung kanyang kayamanan sa bandang huli. Pero talaga sinabi niya nung kanyang panahon ng kanyang kalungkutan sa John chapter 14 na ang buhay ng tao ay sa iba't-ibat ng hirap at kalungkutan. Sapagkat yung buhay talaga, kapag nalungkot ka, may hirap at kalungkutan kasi wala nakikihati sa kabiguan ng tao. Ganun din ang kaligayahan na darama nito. Yun siya sabi sa kawitan, walang nakikihati sa kabiguan ng tao. Ganun din ang kaligayahan na darama nito. Kasi ikaw, kung malungkot ka, kahit pumunta yung tao sa tabi mo, sabihin niya na nakikiramay ako, nakikiramay nga siya, pero yung sakit na talaga sa loob mo, wala talaga sa kanya. Ibig ko sabihin, ikaw lang talaga, kung may kalungkutan, ikaw lang talaga din bilhin ng tao. So sabihin mo yung nakikiramay sila, pero yung totoo, ikaw lang talaga. Kaya dapat talaga igalak natin ang sarili sa Diyos, sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay hindi naman nagsisinungaling. Maniwala tayo na may milagro. Maniwala tayo na ang Diyos ay nasa atin. Maniwala tayo na ang Diyos ay great physician, yung dakilang manggagamot. Lahat na po, maniwala na kayo. Dahil si Kristo lang po ang talagang access into God's kingdom. Ang kagalakan na dulot niya ay kalakasan natin. Nehemiah chapter 8 verse 10 na sinasabi ng Diyos, ang kagalakan dulot niya ay kalakasan natin. Kaya mga Kristiyano, minsan hindi nang makas, hindi nang hihina kasi yung buhay niya hindi kalugod sa Diyos. Kaya dapat yung buhay natin bilang Kristiyano nakapagbigay tayo ng lugod sa Diyos. At nagalak tayo lagi sa Panginoon, kapagat ang buhay na isi, wala tayo isian. Kasi ganito po yun. Panguli ko na itong sasabihin ito. No? Kasi bago tayo mag-cross, at tayo po ay manalangin. Bago tayo manalangin, ito po kasi, ang buhay ng tao na isi lang. Kapag nagpadaig ka ng problema, nagpadaig ka ng lungkot, at mga problema sa buhay, maiksi na ng buhay, iniiksian mo pa kasi sinasabi na unti-unti na mamatay pag malungkot ng isang tao. Kaya sinabi talaga na maging magala, parang hahaba yung buhay. Kasi ang buhay naman talaga ay kailangan ingatan kasi sinabi ng iba, binigyan na ng buhay eh, pero may hangganan. Kaya sinasabi na yung preacher, nagagalit sila pag sinasabi hirap ng buhay, hindi binigay daw. Ang iba naman nagsasabi hirap kapagat gabawin. Wala-wala po tayong babaliin sa mga sinabi na sa akin lang po, habang tayo niya buhay, dapat tayo maging masaya. Ipikit po ating mata tayo, panalangin ang dakila. Salamat po, Panginoon,
sa gabi ito at ako po'y naniwala, Panginoon, na ang iyong salita ay nagtuturo sa amin kung anong dapat kami gawin. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan na po ang aming mga kaibigan, kapatid, kapamilya na nagkasakit. Nanalangin po ako na sila ikagaling ng Jesus name. Yung mga hinahinaan ng loob at yung kung nadaig sa problema, tulungan din po sila. Problema ng pera, problema ng financial, ikaw po yung great provision. Dahil Panginoon, nanalangin po ako na ikaw po mabigay sa kanilang pangangailangan. Sapagkat hindi po kami kumakapit sa giver, kumakapit po kami sa giver na ikaw po yun, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo po namin ibinalik. Lahat ng kanikilaan, purihan, magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Muli, kayo po ay sumusuporta, mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment. Kaya po kayo po.